Magandang araw mga kasauno! Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ngayong araw po ay magmumukbang tayo ng spicy Korean chicken at saka itong honey butter garlic. Garlic honey butter. Ito pong garlic chicken. Garlic honey butter. Garlic honey butter. Tapos meron tayong cheese sauce dito at saka lettuce na paborito ni Sao at saka yung paborito kong pipino. Meron din po akong kanin dito. So, ayan mga kasaulo, huwag na natin patagalin pa. Saulo-saulo po tayo, mga tamang puti ang kapampangan. Tara po, saulo-saulo po tayo. Ito yung una ko. Manghang yan eh. Ito po. Ang samyang. Nag-search din po ako ng ano nito eh. Sa YouTube din. Garlic honey butter. Sarap. Mas malutong pa, no? Naulog. Sayang. Teka lang. Nakapikit na naman po ako. Hindi ko po talaga alam kung bakit o kung paano o kusa po siya kasi kahit nung kahit sa mga ano bang tawag dito kapag makain kami sa labas ni Sao po napapasin niya talaga daw pumipikit po ako. Kumbaga parang ano po kasi ni Sao eh. Parang iulong lang natin. Nakikita natin pero ini-ignore natin. Parang ganun si Sao. Nakikita niya akong ganun dati. Hindi lang niya pasin kasi lagi niya akong nakikita ng ganun. Kasi ewan ko pa... Sanay na ako sa kanya. Parang ganun. Talagang pumipikit po. Ewan parang... Ini-enjoy ko siguro po yung pagkain. Parang ganun yung tao. Parang sarap na sarap po talaga food ako sa lover talaga si Sao. Kusa po yun. Ewan ko ba? Kaya tuwing nag-edit nga din po ako ng video kaya pag pinapanood yung mga vlog natin. Ewan pumipikit pala ako ganun. Try natin yung nakabilat. Ganito. Musik ka? Parang mas naka-turn up yung ganun. Parang masarap talaga itong chicken na to. Sarap. Kaya ko yung manghang nito. Ako yung nagluto niyan, no? Hindi man siya manghang. Sarap talaga ng honey sa pagkain. Parang yung flavor niya lumalabas ganun. First time ko lang kumain ng honey. Ako nung bata ako, vitamins ko honey. Hindi ko pa na-try yung merong sauce. Yun ah. Pati po pala yung sa mukha ko, naasar din ako pag nag-edit ako ng video. Meron pa pala ako pero hindi ko ramdam, ganun. Sa sobrang, sa dami ng kinakain natin. Tsaka, okay, meron ka din, oh. Meron ba ako? Mas na-enjoy natin yung food, ganun.
Sarap na yung cheese, oh. First time ko din doon. Pero mas gusto ko yung mga napapanood ko, yung mga Black American yan eh, yung grabe yung cheese niya, gano'n. Paano ganito yung ginakain niya? Sa atin kasi, ano lang yung cheese natin eh, yung mga local na cheese lang, gano'n yung... Tsaka nila yung mozzarella, ganyan, yung umahaba. Nakaingit yun. Parang yung ASMR din yun sa kanya, parang feeling ko, hindi. Puro kain lang din eh. Anong mas gusto mo? Yung spicy Korean? Dito ako. Ganito yung tinira ko sa mga bata eh. Pero feeling ko makakain naman ni Ate Vane yung ano. Pero feeling ko makakain naman ni Ate Vane yung ano. Itong spicy. Ganito yung ginagawa nila. O, mas marami pa. Napapatingin ako sa screen kay Sarah. Tinitignan ko yung subo niya, sarap. Thank you, Pollard. Yung pipino mo. Yung pipino mo mataba. Ito, legit mataba. Wala, tignan mo yung ano mo, oh. Parang mapakla. Gusto ko yung maliit lang. Sakto lang. Manyaman, yung Kapampangan. Manyaman. Nasi po. Kanin. Nasi, kanin. May nagtatanong ba kung di pa daw niya ako narinig yata? Laging taga-guwa-guwa ata si Madam. Di pa niya daw ako narinig magkapampangan yata. Kapampangan po talaga ako. Ah, Kapampangan ko po talaga. Bali, Dagula po rin ako kay Angeles. Ang po itatang ko. Tapos niyang medyo linto kami. Big porak kami po. Kaso, boundary mo Angeles na po ang porak. Pero porak na eh. Translate. Bali, sabi po ni Sao, Kapampangan talaga sila. Bali, laking Angeles City lang po sila sa dito sa Angeles City. Tapos, lumipat lang dito sila sa boundary ng Porak. Kaya, Porak pa din. Parang Angeles pa din, gano'n. Yung malapit lang. Bali, laking Angeles talaga. O, paano gano'n? Paano gano'n? Sama ba yung pag-i-explain ko? Laking Angeles talaga. Kaya nung bago pa lang kami dito kasi nga, baryo talaga yung Porak, ang layo, gano'n yung tipong... Grabe po talaga yung layo, yung gano'n yung tipo kasi yung buhay sa syudad, sa Angeles, gano'n yung trabaho, gano'n. Ang layo po ng biyahe mo, gano'n. Siyempre hindi ka pa po makamugtuhan. Pero ngayon na-realize ko na mas okay din naman yung baryo ngayon yung may crisis. Kasi, imagine mo, dahon lang ng malunggay, gano'n. Makapag-ulam ka na, di ba? Yung sa, siyempre pag syudad, wala na masyadong mga halaman, gano'n. May tinatawag pang dahon yung... Saluyot? Parang spinach siya, pero lalagyan mo lang sardinas. Gustong-gusto ko din yun eh. Aya. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung aya. Dahon ng aya. Yeah, masarap pala sa baryo. Gaya nitong may nangyayaring crisis ganito. Diba? Kaya nga ako, sanay ako kahit anong kainin ko pang araw-araw. Magsasurvive po talaga ako. Para po pala sa akin yun, no? Siyempre, iba pa rin po yung nakatara sa syudad. Kung ano po yung tatangin niya, talagang gusto po sa syudad. Hindi lang kaya. Ako, kung madami talaga akong ano, kung mayaman ako, gusto ko sa probinsya, din niya, yung sariwang hangin. May syudad na, tapos may... Mayaman kayo. Nasabi ko po ba?
10-10. Bali 20 peraso lahat. Sumama ako kanina kay Sao sa Talipapa. Swerte. Walang masyadong tao. Ako lang yung bumibili kanina. Kasi madaming ulam. May ulam yung mga tao dito sa amin. Mm. Nagbigay ng manok yung... Ayuda. Ayuda. Ayuda, manok, ganyan. Isang buong manok. Lalaki ng manok, ha? Mm. Parang yung... 45 days? Ano bang tawag doon? Parang ganun, pero di sure kung anong klase. Laki. Pero ang laki, lalaki ng manok. Parang 30 ng... ganun. Alas 12 na, kinain, yun yung kinain ko kagabi. Mas masarap to. Umahang. Legit nga. Masarap nga yung spicy Korean. Anong tawag dyan? Chicken Joy? Drumstick? Spicy Korean fried chicken, Chicken Joy. Spicy Korean drumstick? Ulit na tayo pipino. Tikman mo asaw. Parang yung mga banana. Anong tawag sa banana? Sagin na dihinog. Ayaw nga, no? Ayaw nga, no? Mas masarap pa nga ito, eh. Hmm? Hindi daw maanghanga na. Yung lasa po nito, alam mo yung Moby ba yun? Yung caramel flavor? Mm-hmm. Moby ba pangalan? Yung chicheria po na Moby. Parang ganito po yung lasa niya. Hmm. Parang ganire. Ganon yung lasa niya. Parang ito, ganon yung lasa niya. Yung Moby. Hindi yung mag-explain ko. Ang hirap, no? Mm-hmm. Yung may gusto kong i-explain sa Tagalog, tapos nahihirapan niya kasi. Kaya ngayon po yung ginusto ko talaga, yung ayaw magsalita nung unang. Medyo nakapagsalita na rin kahit pa paano. Kasi ako po mahirap magsalita mag-Tagalog eh. Kaya ako po talaga yung taga-ubos, tapos sa yung taga-daldal. Kaso ngayon dumadaldal na po tayo. Piling ko po kasi talaga kausap po namin kayo eh. Kasi malakas na rin yung boses, ganun. Makakapal na po si Sal, in short. Hindi, pag nakausap na po kayo, parang ganun yung parang wala ka ng pag-alam sa paligid, ganun. Dito po sa kwarto, ano, ewan ko lang sa labas, kung kaya ko pa, kung kaya ko na. Matagal din na stop. Nga po pala mga kasaulo. Paki-visit po yung channel ni Ate Rhea Yvette. Gumagawa din po siya ng mukbang tsaka plus size fashion for plus size, ganon. Kaso mahirap ngayong quarantine na yung sa fashion niya. Kaya gumagawa din po siya ng mukbang. Rhea Yvette po. Nasa comment section po yung link ng channel niya. Thank you po mga kasaulo. Ano ko pala siya?
tawag doon? Kinakapatid. Hmm? Ninan ko yung mama niya. Galing mo magluto ng sawa ng dugo. Iwasal mo nila. Siyempre. Ayoko din ng may dugo. Kain naman ako. Medyo ano lang yung kalan ko. Tapos madaming mantika. Nakababad dapat yung chicken. Hindi pa nasubukan kumain ng ano? Steak. Ano ba ang tawag doon? Yung, ano ba ang luto na? Rare ba? Ano ba yun? Hindi ako ganun sa mga ganun eh. Medium rare, ganun. Rare, tapos... Ano yung toasted? Ah, well done. Toasted! Ginaya sa kanya, toasted daw. Kaya ako paputiin ng cellphone ko. Kaya ako paputiin ng cellphone ko. Baka naman. Ang linis nit kumain niya siya. Tignan niyo yung buto niya sa buto ko. Ito pala yung buto ko. Ito yung buto niya. Shoutout nga pala kay Sis Rosemary Sarmiento. Hi sis, nagpapa-shoutout si sis. Ano bang sabi ko, Rosemary? Hindi, Rose Sarmiento lang pala. Rosemary. Harap no? Pikit-pikit pa no? Bantay sa laki na naman ako. 2020 na, di pa natin napalipatan yung battery natin. Alam mo yung may mabibilihan na? Kaso wala kang pambili. Iniisip mo kasi, bago mo pambili ng battery, pangkain na lang ng mga bata, ganon. Naiyak na ako. Thank you, Lord. Gusto mo nang umalis? Gusto mo nang umalis? Parang lalabas ka na doon. Huwag nang matinit ang sao. Okay, pang isang bucket na to. Ang lakas ko na. Busog na, me.
Ayaw na. Lasod nami. Ayaw ko ng ganun. Ganun ko dapat. Ano niya, ganun lang, oh. Malutong pa rin, no? Malutong pa rin. Yung balat niya. Marunong na ako. Dati kasi di malutong yung piniprito ko. And then, biyasa na ako. Ayaw mo na? Panguli ko ito talaga. Dapat panguli talaga ito. Ang dumi ko dito, ah. Ano ito dapat? Yan po. Ganyan dapat kumain ng... Ano tawag yan? Drumstick. Alam mo yung kaya ko pang kumain ng ibang pagkain. Pero wag lang yan kasi umay na ako ganun. Kaya ko pang kumain yan. Kaso umay na ako. Di ba ganyan ako, Sao? Halimbawa. Yay. Halimbawa, kumain kami ni Sao sa buffet, ganyan. Siya kakain na siya ng madami. Ako yung tipong gusto ko pang kumain kaso umay na ako, ganun. Tapos pag uwi namin, kukuha akong chichirya, ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan, no, Sao? May ganun talaga siguro. Yung kain ko, kada isang oras kakain ako, ganun. Si Sao, isahan lang. Minsanan lang, no? Yung sa akin, kada oras kakain ako, ganyan. Yun, no? Pangat ng battery na natin to. Superman si Sao. Mamamatay na, eh. Sira na yung tatlong battery natin. Tatlo lang kasi. Kala ko dati okay na. Dapat mga 10 ganyan, no? Tinanong kasi yung kaibigan na di daw pwedeng ano, nakasaksak yung battery. Parang hindi siya built na ganun yung camera. Ayun ang pumasok nito. Busog. Tapusin na natin. So, ayan mga kasaulo. At dito na nga nagtatapos ang ating spy... At dito na nga nagtatapos ang ating Korean spicy fried chicken at honey garlic buttered garlic honey buttered chicken mukbang. Yung sa susunod, paalam, maraming salamat po. Ingat palagi.